What's up mga ludis? Kumusta kayo? So, for today's tutorial mga ludis, ituturo ko sa inyo kung paano magrehistro or kung paano irehistro ang smart na SIM card. Okay? So, dito, pinito sa Talk in Text or smart. Okay? So, madali lang naman to mga ludis. I-follow nyo lang tong tutorial ko at masusundan nyo to. So, bago tayo magsimula mga ludis, so make sure lang nakaready ang inyong ID, dapat ipicturean mo sa kailangan clear na pagpicture. Okay? Yung kuha lahat ng information, lahat ng side ng ID. Ngayon, kailangan yung mag-selfie kasama yung ID na yun na ipipresent nyo. Okay? Isang ID tsaka isang selfie ID. I-ready nyo din yung inyong number kasi kailangan magsisend doon ng OTP ang smart na to. Pag nag-register kayo, kailangan i-ready nyo yun kasi hanggang 2 minute lang yung expiration ng OTP. So, pag hindi nyo na ilagay agad yun, may expire yun, mag-uulit na naman kayo. So, dito mga loads, so, ang gagawin nyo lang para makapag-register kayo, ganito. Una, ang una muna natin gagawin ay i-open natin yung ating browser. Ayan, ang gagamitin kong browser dito ay Chrome. So, dito sa Chrome, i-search natin dito ang Smart SIM Card Registration. Ayan, kung makikita nyo yan. Yan ang search natin. Tapos, hanap i-search, i-okay natin. Ayan. Tapos, lalabas to, Smart SIM Card Registration. I-click natin yung naka-highlights na yan, Smart SIM Registration. Ayan. Tapos, mapupunta tayo dito sa website ng Smart Registration. So, dito, i-scroll up lang natin siya. Ayan, i-scroll up natin ng kaunti. Ayan. So, dito, start your registration. So, dito, ilalagay natin dito, Lodis, yung number na ipaparehistro natin. So, pag naglalagay tayo, tanggalin natin yung 0. Okay? Mag-start na tayo sa 9. Pag once na nalagay na natin yung number natin, i-check natin tong maliit na box yung I have read, understand, okay? Tapos, kailangan green yan. Tapos, i-click natin tong send OTP. Ngayon, mag-antay tayo ng counting seconds. Magsisend ng OTP yun doon sa ating number. Okay? Doon sa ating number, ha, puntahan natin. Marireceive naman natin yan. Yan. Wait lang tayo ng counting. Minsan may tagal dito kahit mga 2 to 3 minutes. Ganun. Tapos, pag dumating na siya mga ludis, ayan, katulad ng ganyan, ilalagay mo yung OTP 6-digit number na yan dito sa maliit na box na yan. Okay? So, please enter OTP sent to your mobile number. Ngayon. Tapos, pag once na nailagay mo na, check mo tong verify OTP. Ayan, magkaunti lang tayo ng kaunti, tumatagal dito. Tapos, ganyan mangyayari mga loads, your mobile was successfully verified. Means na verified na siya, tapos i-click mo yung okay na yan. And then, mapupunta ka dito sa website na first step ng pag-registration. So, dito, ilalagay natin dito, type of registration. I-click natin yan, yung maliit na yan na arrow na yan pababa. Tapos dito, ipiliin natin dito, kung anong type ng SIM ang ipaparehistro natin. Yan ba ay luma, bagong bili, or yung minor para sa minor, or para sa lumang SIM card na minor. Okay? So, pag nakapili na kayo dyan, halimbawa, pinili ko, registered my old SIM. Then, next naman tayo, dito siyempre, nationality, pick natin yung Philippines. Diba? Philippines tayo ang ipipick natin. Tapos, dito naman sa ID card, click din natin yan. Ito yung mga listed na registered ID na pwede nyong gamitin. Ayan, may mili kayo dyan kung ano yung gagamitin yung ID dito. Ayan, ayan yung mga valid ID na pwede nyong gamitin. Halimbawa ako, itong gamitin kong Unified ID. Click ko to. Ayan, Unified ID. Tapos, dito naman tayo, upload valid ID. Ngayon, i-upload natin dito yung ating ID na pinicturan. Kailangan yung ID natin, pag pinicturan natin, ay cleared, okay? I-click natin itong upload na yan para i-upload natin yung ID. Mapupunta tayo sa ating folder, piliin natin yung ID na in-upload natin. Tapos, click natin itong done na yan na nasa taas. Okay, yan. Click natin yan. Tapos, ma-upload siya dito. Ayan, re-upload. Dapat ganyan na siya. Ngayon, dito naman tayo sa upload selfie. Click natin yung upload na yan. Yung upload selfie naman ang i-upload natin. Ngayon, kuhain ulit natin. Tapos, click natin yan. Done na yan. And then, dapat ganyan din siya. Okay, dapat re-upload ng malalagay dyan. Ngayon, dito naman tayo sa ID card number. Yung ID card number, makikita mo yan, load, sa iyong ID na ginamit. Okay, dapat SIM yan na number, tapos yung ID card number. Then, dito naman, siyempre ang ating pangalan, ang ating middle name. Kung wala tayong middle name, i-click mo itong I have no legal middle name, and then, last name.
Dito, make sure lang mga lords na tama yung mga information na ilalagay natin bago tayo mag-proceed sa next. Okay? And then, dito naman sa taas, ilalagay natin yung birthday natin dito at siyempre yung ating sex. Pag okay na yung mga information nyo dito mga lords, i-click mo lang tong next na yan. Tapos, hantay tayo ng kaunti. So, dito, medyo loading din dito. Ayan, kaunting seconds lang, minute. Tapos, dito na tayo sa susunod na step. Dito, address information. Ilalagay natin dito mga lodis yung ating permanent address or yung ating home address. So, dito, kung wala kayong mga lot number, lagyan nyo na lang ng none. Okay? Hindi nyo naman kailangan lagyan ng lahat yan. Yun lang malagay yung city at iba pang mga information. Ayan. Tapos, dito naman sa taas, maglalagay tayo dito ng alternative contact kung gusto nyo. Ayan. Tapos, siyempre, email address required yan. Kung wala kayong alternative contact, i-next nyo na lang to, i-click nyo tong next. Okay? Tapos, i-upload ulit yung information mo. Maghantay tayo ng counting minutes. Ito, medyo matagal din dito. Ito na yung third step na kailangan ang summary. So, wait tayo ng konti. Tapos, lalabas na yung inyong mga summary. So, dito kailangan mong i-double check yan mga lords. So, make sure na tama yung mga information na nakalagay dyan. So, kung hindi tama, i-back mo na lang. Tapos, pwede mo siyang i-edit. Okay? Tapos, dito naman sa baba mga lords, scroll up natin. So, dito, kailangan natin itong i-check yung nasa taas na yan, yung I do herbie, okay? Kailangan naka-green yan. Tapos, dito sa pangalawang box na maliit, yan naman ay optional. Kung gusto mong makareceive ng mga offer mula sa Smart, kailangan mo siyang i-check. Pag okay na yung mga information na ni-provide mo dyan, dinouble check mo, i-click mo na tong next na yan. Ayan, i-click mo yung next na yan. Tapos, dito mga lords, makaka-encounter kayo dito ng ganitong lalabas, okay, magpa-pop up. So, dito, ang ginawa ko dito mga lords, nagantay ako halos 40 minutes. Sana sa inyo mabilis. So, sa akin, halos 40 minutes ako nag-antay bago ako na-accept sa or na-success sa registration. So, dito, antayin nyo lang mga lords, kasi pag in-up out mo to, mawawala to. Ngayon, after 40 minutes ko, nagpag-antay mga lords, ganito yung lumabas sa akin. Ganyan, okay? Yan, kaunting-kaunti lang. Tapos, ganyan yung lalabas sa inyo. Magti-thank you na siya. So, ayan, sa baba na yan, yan yung reference number nyo. Mustas, kailangan nyo to mga lords, i-screenshot, okay? Kasi, kung ibibiripa yung number nyo, kailangan nyo tong ibigay yung reference number na itinext sa inyo ng Smart. So, make sure lang na screenshot nyo to, yan sa baba na yan na number na yan, yan yung magiging reference natin kung tayo ay ibiverify na yung ating mga number. So, ganun lang mga lodis pag-registered ng ating Smart SIM at token text at SAN. So, sana natulungan ko kayo mga lods. Kung may katanungan ka, i-comment mo na lang sa comment section ng video na to at sasagutin natin yan sa abot ng ating makakaya. Hanggang sa muli, much love, God bless!